Yung sa Tacloban naman niya, second day bird siya. Di gano'ng kasi sir, nung dumating yan, yung galing Tacloban. Ako, yun dun sa video na lang na ginawa ko, talang kamay ko talaga, hindi ko may paliwanag, masayang-masaya ka, syempre. First time kong uwian ng ibon, first time ko din magkarera eh. Yun, magandang hapon sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang Juan Arturo Vlogs. And for today's video, nandito naman tayo ngayon sa Lipa City, Batangas. At may nabisita ulit tayong newbie puncher, pero nanalo agad. Yan, gusto siya makilala at makita. Tara, samahan nyo ako, let's go. Magandang hapon mga kaibon. Ako nga pala si Christian Abesha, ang newbie puncher ng Lipa City, Batangas. Yun, unang-una, congrats kay Sir Christian. Ayun sir, pwedeng may pasyal mo kami sa loop mo. Okay, tara, dito. Ayun, tara, let's go. Medyo nasa mapuno si Sir Christian. Ito nga pala ang aking flyer slop. Simple lang oh. Sir, wala naman mga ano dito, falcon. Nako, marami dito. Kasi nga malapit sa airbase, mapuno dyan. Tapos may tower ng airbase. Sabi ng mga tropang sundalo, nakakita daw nila doon daw na nagne-nesting. Parang ganun. Hindi ko naman nakikita. Kasi hindi naman ako nakakapasok doon. Pero dito, sa mga nyug dyan, ilang beses na ako nakakita kasi malimit nag-aabang. Nakikita ko silang nadaan dito, nadapo pa nga sila doon sa may nyug doon. Yun. Oh, wait. Pero nadali ang ana ng falcon dito, sir. Nako, lagi akong nagtataks dito. Minsan monthly ang aking summer, 18, ilan na lang ang natira ngayon. Although inilaban ko naman yung iba, siguro mga na-falcon sa akin kasi makunat na silang lumipad. Kumbaga, hindi na para madagit ng iba, ay parang monthly isa nawawala sa akin. Sa pool nung nag-alaga, ako wala pa naman ako isang taong nag-alaga. Eh sir, pwedeng makita yung nanalo mong ibon. Ah, okay, ito. Balita ko sir, bata daw yung kinarera mo ah. Summer band to, si... Ano? Ah, YB ng summer race yan sir? Oo sir, ito siya. Unang pakpak niya, kinarera namin siya. 9-8 ang sibol ng pakpak niya. Botong bato. Anong bloodline pala nan sir? Ito ay galing kay Kuya Enzo sa Golden Feather Slop. Ang alam ko ay Emil Van Bunderin ang bloodline. Edi yan sir, unang sabak mo sa karera? First time ko. Gawa ng... Kaya summer ang aking naumpisahan ay nag-start ako nung June. Wala na nung SDR. Sabi ko kay Kuya Enzo kasi sa kanya naman ako kumuha ng mga ibon at materyales. Sabi ko kung anong sing-sing ang makukuha ko para makapaglaro agad ako. Ay tamang summer nung pa-release, yun, doon yun ang nakuha ko. Eh syempre, sabi ko naman kung baka abot pa sa South, wala na palang release na. Kaya summer, sa summer ako nag-start. Tapos sir, ba't naman na ilaro mo yung ng South Race yung mga pan-summer mo? Yun nga eh, gusto ko nang ma-experience ba ang pagkakarera. Kasi nung bata ako, hindi man ako naglalaro ng ibon, kumbaga hobby lang. Halaga, patoka, ganon. Napag-isipan ko bakit hindi ako sumali sa club. Di, yun nga, naisipan ko mag-ibon. Tinyo mga kaibon, no? Sa sobrang inip sa karera, kahit itong pang-summer race na i-karera na sa South Race. Di batang-bata yung ibon na yun, sir, ano? Batang-bata, parang nag-start. Ito ay 7 months siya. Natapos ang karera parang mga nasa, yun, 8 months old siya ngayon. Kasabay nung ibang isa-summer ko naman ngayon. Kasi namili nga ako, sila yung first clutch ng ibon. Actually, ito hindi pala sa aking nagmula, ito'y pasingsing ko lang. Kay Kuya Enzo nagagaling tong ibong to. Kasabay nito yung mga first clutch ko ngayon na nandito. Bali, ano po palang mga nahakot ng ibon yan, sir? Siya lang ay naka super set at saka survival. First, ano niya sa ulpad na yung first lap parang masakara nangyari doon, di ba? Parang ilan lang percent ang pauwi ng ano club. Ang akin 6 yung in-entry ko first lap, 3 lang ang nakauwi. Pero clock hindi. 2 yung clock siya, kinabukasan ng hapon umuwi. Opto ng first second lap 500 lang siya. Di cut off ulit. Cut off ulit, pero pasok siya doon sa superset at sa survivor. Tapos doon nung ano nagtaka ko eh kasi nung third and fourth at saka yung fifth, doon siya nag-clock. Matnog 1, 700. Tapos nung matnog 2, nag-800 plus lang siya. Pero at tingin ko, siya ay
dapat ay 900. Gawa ng umuwi ako noon, bumalik ako, nandito na siya sa loob. Ah, okay. Siguro mga 30 minutes yun akong umuwi. Gawa ng, syempre, nainip na rin ako, so pag-aantay, ganyan. Ayun. Tapos yun, yun, Tacloban na. Yun sa Tacloban naman niya, second day bird siya. 509 ang speed niya. Halos mag-cut off na siya. Kaya pasok siya sa Survivor at saka sa Superset. Galing. Yun ang partaker siya noon. Di gaano ka kasi sir nung dumating yan, yung galing Tacloban? Okay, yun dun sa video na lang naginawa ko, talang kamay ko talaga. Hindi ko may paliwanag, masayang-masaya ka siyempre. First time kong uwian ng Ibon. First time ko din magkarera eh. Wala akong ano. Nung binidyo nga namin nung pinsan ko, talagang katal na katal ang kamay ko noon. Talagang masayang-masaya sir, siyempre hindi matutumbasan. At yan sir, gagawin mo ng breeder. Oo, ngayon. Breeder na siya ngayon. At hindi ko na para ilaro kasi may napatunayan na siya para sa akin. Kumbaga galing na siya ng Tacloban. Baka naman, kumbaga, abuso na sa Ibon kung ilalaro ko pa siya. Breed na siya. Iniram ko lang uli kay Kuya Enzo. Doon namin binibreed sa kanya to. Kasi nadun ang magulang may babay. Ayun. To abangan natin yung mga magiging anak nito. Abangan ulit natin sa next South Race. Ang galing. Ilan po pala yung kinarera mo, Sir Christian, nung unang simula nung South Race? Anim, sir. Actually, ano yon? Anim ay lima doon ang YB na summer ring. Kasama siya. Tapos isang nakapagpaamo ko ng Taiwan, binili ko. Ay, hindi makapag-breed eh. Inilaro ko din. Kaso nga lang, first lap, natunaw sila. Napaamo niyo, sir, yung Taiwan bird? Oo, maganda kwento nung Taiwan bird na yon. Gawa nang hindi siya nag-breed sa akin, may kapare siya. Ginawa ko, nainip ako, pinalpasan ko, binuksan ko. Umalis yun, limang araw bago bumalik, siguro hindi alam ang pauwi ng Taiwan. Bumalik dito, payat na payat siya. Pero yun, nailaro ko yun. Mula training, maganda siya, mabagal. Pero habang nalayo, na-speed. Kaso nga lang, first lap na wala. Hindi, smash kasi nung ano natin eh. Hindi pala smash, hard race pala yun. Hard race, 11, I think, 11:40. Ayun. Pero ikaw, Sir Christian, meron ka po bang naging mentor? Meron si Kuya Enzo. Kasi yun nga, doon naman na galing lahat ng aking ibon. Siya yung mga nagtuturo or gumagabay sa akin. Sa simula at hanggang nagkarera, hanggang makatapos. Hanggang ngayon, marami pa kaming ano. Siya talaga ang aking mentor. Maraming salamat, Sir Christian. Sir Christian, tingin mo anong pinakang importante sa pagkakalapati para manalo agad? Para sa akin, mahalin ang ibon. Ganon, alagaan, ibigayan lahat ng pangangailangan, malinis na patuka, malinis na tubig, yun nga, mga vitamins, at saka mahalin ang alagang ibon. Sa tingin ko, kung ano binibigay mo sa kanila at sapat, yun din ibibigay niya sa iyo pabalik. Yun, masasabi ko na sa pagkakalapati, kailangan mo rin magtiwala. Kasi siya mentor, siya as kumbaga kinuna ko ng ibon. Simula nung nagsimula ako ng pag-iibon hanggang ngayon, siya yung nagagabay sa akin. At ako'y nagpapasalamat sa aking mentor na si Kuya Enzo ng Golden Feather Slope kasi hindi niya ako iniligaw ba. Kumbaga, kung anong ginagawa niya na sa ibon niya para yung alam niya na kumbaga sa kanya mga... Kasi merong iba hindi talaga ituturo sa'yo. Sa akin, napaka-transparent niya. Kumbaga, kung anong tanong ko, bigay niya. Ganon, may paliwanag siya. Ayun, kaya siguro naka dulo. Sila pa nga nagpush sa akin kasi nga kulang ang pakpak ng ibon. Tinatanong ko kung tutuloy pa namin ang laban. Gawa nga ng ganun ang sitwasyon ng pakpak niya. Butas-butas pa nung una. Yun, marami kaming ano dito. Kumbaga may team kami. Kami, yan, pwede ko bang banggitin dito? Oh. Sila yung nagpush sa akin. Si Boss Manny, si Kuya Jemar, si Kuya Enzo. Naituloy ang laban ng ibon. Nagpapasalamat ako at meron akong mga kaibigan kagaya nila. Yun, pinalakas yung loob mo, sir, na ikarga ng last lap. Yun, maraming salamat, Sir Christian. Sir Christian, gaano kasaya po ba sa pagkakalapati? Para sa akin, napakasaya ng pagkakalapati kasi nga, bata pa lang, hobby ko na to. Kumbaga, parang first lap ko na din ang pag-iibon. At saka yun nga, marami akong nakikilalang mga fancier, nagiging kaibigan. Nga minsan, higit pa sa parang kapatid. Kung kami magturingan dito, at may team kami eh. Yun. At saka maraming lugar na napupunta. Kagaya niya, pagka kami nagtoto, abot kami ng malalayo. Sa south pa yun, ha? Ewan ko sa north.
kung ano, baka mas masaya pagka nasa north na. Yun, maraming salamat po Sir Christian. Muli, ako nga po pala si Christian Abesha, newbie fancier ng Lipa City, Batangas, and I love this game. Yun, oh, maraming salamat sa patuloy niyong suporta, mga kaibo, na siyempre salamat kay Sir Christian sa pagunla na mga paglobbyist sa kanya. Yan sir, baka pala may mga gusto ka shoutout dyan. Shoutout nga pala sa misis ko, si Charlene Anabesha, tsaka sa dalawa kong anak, at tsaka shoutout din sa lola ko, birthday ngayon, 80 years old. Ayun. Ito, may kasama pa tayo ditong mga fanser din sa Lipayan. Unahin natin si Boso, baka may gustong shoutout. Pakilala muna. Ako nga pala si Manny Magbuhos ng Lipa. Shoutout. Shout ka pala kay Jemar, lagi ka nang wala. Okay na. Okay na. Ayan, siyempre kasama natin ulit si Lorenzo. Okay, so maganda nga po sa inyo mga kalapati. Shoutout sa Team PFL, Team Ulpa, Team Secret. Shoutout sa misis ko at sa aking mga anak. Shoutout sa inyo. Ito, may kasama pa tayo isang fanshare. Ako si Marvi Amante. Shoutout nga pala sa pamilya ko na sa Real Quezon. Shoutout nga para sa alagang master. Yeah. Yun, oh, maraming salamat sa patuloy yung suporta mga kaibon, at abangan nyo pa yung mga susunod kong palop visit sa yon. Keep watching and God bless you all. Thank you.